Eto na naman tayo. Gagawa tayo ngayon ng seafoods marinara a la Italian style. Ano ba yung seafoods marinara? Ito yung iba't ibang klase ng seafoods na inahalo sa pasta. What is marinara? Ito yung marinara sauce with tomato sauce, with oregano. Papakita ko sa inyo paano at ano ang mga kailangan mo. Ito ang kailangan natin sa paggawa ng seafoods marinara or seafood spaghetti marinara. Unang-una, kailangan natin ng garlic or bawang. Ang ating extra virgin olive oil or olive oil, white wine, yun yung pinakamagiging sauce natin. Oregano, optional lang. Kung ayaw nyo, okay lang wag lagyan. And squid, calamari, ito yung nahuli natin kagabi. Fresh na fresh to, pero lilinisan natin. At meron tayong octopus, small size, na hindi natin ito hihiwain. At meron tayong shrimp, and tomato fresh. Meron tayong mussel or tahong. At ito yung octopus na malaki. Iboboiled natin to at least 15 minutes. Yan. Malaki to. Ito yung i-slice natin. And ano pa ba? Yan. So mag-a-add lang tayo mamaya ng salt and pepper and additional seasoning. At chili flakes pala, maglalagay tayo. Kung meron kayong fresh chili, is okay lang. Mas maganda. So wala ako, kaya gagamitin ko chili flakes. Yan. Ulitin natin ang mga kailangan natin. Shrimp, tomato fresh, sa tomato fresh pala, ito na yung gagamitin ko kasi mas ito yung preferred ko. Pero kung wala naman, okay din gamitin yung tomato peeled. I-mash nyo lang. And tahong. Okay? Ayun parsley, option na lang to. Pwedeng wala, pwedeng meron. Okay? Start na tayo sa paggawa ng seafoods marinara. Tinatanggal ko lang to para di makalat. Yung iba nagtatanggal ng shell nung kanyang balat. Ako hindi kasi yan yung balat, yun yung mas malasa. Nagbibigay ng lasa. Tinatanggal ko lang yung mga sungot-sungot niya para hindi sumama sa pagkain. Kung napapansin nyo, marami akong ingredients na gagamitin kasi mas maraming pasta ang gagamitin ko. Mga 3 kilo to eh. Pwede nga ito ako hanggang 4. So, kalamari naman tayo. Hindi ko natatanggalin yung balat niya para mas madali. Pero normal to, tinatanggal to. Papakita ko siya ng isa kung paano tanggalin yung balat. Normal yung ganito paglinis ng kalamari. Dapat puti siya. Yan. Yung balat yung sinasama kasi matigas yun eh.
Pero isasama ko to kasi nagmamadali ako. Pwede naman, sa ating kasi mga Pilipino, sinasama to. May time kayo, pwede nyo mag-isama yung balat. Slice na natin ang ating calamari. Slice lang natin pang normal slice lang. Ito na dami tayo ng isa kuchilyo. Kasi yung bawang kuchilyo. Ah, ito. Tanggalin niyo yung mata kasi puputok na pag kinain.
cubes lang to, onion tomato. Kaya di masyadong liitan yan, kasi madudurog din yun mamaya eh. Okay na. Na-prepare na natin. Ito yung ating pulpo. Nilagaan natin ng 15 minutes para lumambot or octopus na malaki. Yung maliit, hindi natin kailangan ilaga yan. Malambot naman yan. Yung parsley, na-chop na rin natin yung garlic. Nalinisin na natin yung shrimp. Yung kanya ating squid. Itong ating mussel or tahong. Malinis mo na sa dyan. At natin yung tomato. So, nasa procedure na tayo ng pagluluto. Ito yung last procedure. Okay, start na tayo. Bagsakan na. Wait lang, nakalimutan ko pala ipakita sa inyo yung anchovies. Gagamit ako ng anchovies, extra flavor kasi ito. Mas masarap ang binibigay niyang lasa pag may anchovies. Yan. Yan ang anchovies, marami niyo mabibili kahit sa ang mall. Hanapin niyo lang anchovies. May mas maganda dito, yung mas maliit. Yan. Umiinit na, medyo parang hindi natuyo tayo kanina. Bagsak natin yung garlic natin. Mahirap kasi wala nagbibideo, solo lang ako. Tsagaan nyo na. Sundan natin yung ating anchovies para matunaw siya. Madissolve yung kanyang lasa. Lagyan na natin chili flakes. Ako lang siya dudurugin. Bagsak natin yung ating shrimp or hipon. Buhay lang natin. Isunod na natin ang pulpo na maliit. Maluwin rin natin. Pero paghalo. Ang kamay. Bagsak na rin natin ang pulpong malaki or octopus na malaki. Isunod natin ang calamari. Natin. Yung ating mussel ay maya-maya na kasi malambot naman yun. Madaling maluto. Kubera lang natin. Sandali. 5 minutes to 10 minutes. Balikan natin after 10 minutes
for 5 minutes. Check din natin. Check na natin after 5 minutes. Okay. Ayan. Bagsak na rin natin yung tomato sauce. Ating black pepper. Lagyan na natin yung oregano. Mag-add tayo ng salt. Kung may magic syrup kayo, nagagay magic syrup, mas malasa. Or bitchin, bahala kayo. Haluin natin. Ngayon, ibabagsak natin ang ating white wine. Pero bawal ipakita ito eh. Yan. Silagay ko na rin ating mussel. Wow! Puro seafoods ah. Huwag masyadong aloy kasi nadudurog yan. Makakaroon yung mga quality ng ating seafoods. Pakuluan lang natin siya mga 10 minutes, okay na to. Kasi pag natagalan siya, ma-overcook yung seafood, sayang yung quality.